So, ito na nga mga habibis. Today is the day. Susunduin na namin si Ate Rose. Oh my gosh, after 8 days, makakauwi na si Ate Rose sa amin. Excited kami kasi malilinis na uli ang bahay namin, Char. In fairness naman sa pamangkin namin na si Justin, nagwawalis-walis naman yan tsaka naguhugas ng pinggan. Hindi lang kami nakapaglaba kasi sobrang busy namin kaya gabundok yung labahin namin. On the way sa bus terminal, tumigil muna kami sa gas station kasi wala na pala kaming gas, nakakaloka. And after 1 hour of driving, eto, nakarating na kami sa my terminal. At natatanong na namin si Ate Rose na naghihintay sa amin dito sa may kanto. Okay naman daw yung biyahe niya, mga 3 hours siya nag-travel from Nueva Ecija. At dahil malapit lang kami sa Divisoria, naisip na namin pumunta doon kasi nung isang araw pa ako niyayaya ni Hubby David na mamili ng mga Christmas decor. Pero kakain muna kami ng lunch kasi gutom na kami, hindi kami nakakain sa bahay. And si Ate Rose for sure gutom yan kasi ang layo ng biyahe niya. Isa sa paborito naming kainan dito sa 168 Mall ay ang Wai Ying. Mahilig kasi talaga kami ni Hubby David sa Chinese food kasi sobrang sarap. Parang ang dami kong gustong orderan kaya lang baka mamaya hindi namin maubo, sayang naman. Dito kami madalas kumain ni Hubby David pag naliligaw kami sa Divisoria. Rice meal lang in order ni Ate Rose tsaka ni Justin. Kami naman ni Hubby David magnoodles lang kami. Pero may kasamang siopaw, hakaw at tsaka chicken feet. Si Ate Rose naman nag-asado rice tapos si Justin nag lemon chicken rice meal. Yum. Sarap talaga. Sarap. And after a while, eto, parang dinaanan ng bagyo yung mga plato namin, nakakaloka. Busog na busog kami at may energy na para maglakad-lakad at mamili. Habang naghahanap kami ng mabibili ng Christmas decor, may nadaanan kami mga nagbebenta nitong mga rugs. Tamang-tama kasi kailangan namin ng mahabang basahan sa Master CR. At kailangan din namin ng pampalit sa non-slip mat namin sa kitchen. Bumili na rin pala si Hubby David ng table runner para sa Christmas. At nung magbayad na kami, nagpahabol na rin pala ako ng placemat para may bago naman kaming placemat, diba? May nadaanan din pala kami nagbebenta ng mga gift wrapper at napakamura kaya napabili ako ng worth 100 pesos. 20 pieces na yung nabili ko, di ba ang mura, nakakaloka. At eto na nga, nakarating na kami ni Hubby David sa nagbebenta ng mga Christmas decor. Ang gusto raw niyang theme for this year is White Christmas. Kaya naghanap kami ng mga white decorations para sa aming Christmas tree. Pero dahil wala akong talent sa pag-decorate, hinayaan ko lang si Hubby David kung anong gusto niyang bilhin. At eto na nga ang mga pinamili niya, may Christmas balls, may flowers, may dahon-dahon, may ribbon, at saka may Christmas lights. Nagmix din daw siya ng mga konting silver para daw may accent. Wala naman lang kung alam kaya sabi ko go lang, bahala siya. At habang kinocompute ang total bill namin, pinaupo muna kami. Mukhang matatagalan ang pag-compute dahil sa dami na pinamili ni Hubby David, Char. And after namin mamili, bumalik na kami sa Lucky China Mall kasi dun kami nag-park. And may na-meet pala kami ng mga ka-Hubbies na nagpa-picture sa amin ni Hubby David at Ate Rose. Nahiya kami ni Hubby David kasi hindi kami sanay. Mabuti na lang maaga kaming natapos para makapagpahinga agad. Lalo na si Ate Rose kasi ang layo ng biyahe niya. Pero super happy kami talaga kasi nakabalik na si Ate Rose.